So how do you manage high drawdown or sabihin natin kasi nagsimula sa wrong lot size progression? Mm-hmm. So ginawa natin itong podcast na ito just to record lang siguro, just to ano lang sa mga ano no, traders natin, paano nila masosurvive yung market. Kasi pansin natin, when saya-saya ni pag kumikita. Pag magtitipid eh. Tapos lalo na pag sunod-sunod. When they encounter naman mga losses, ayun na, they start to doubt themselves. Tapos, ano na, hindi nila lang gagawin. Alam mo, nakakatawa ka dyan kasi every time na parang the market gives you the multiple opportunities to enter. Na sinusunod mo yung mga tamang discipline, tamang lot size, doon lagi nagtitipi. Tapos kapag nagkamali ka na, kasi medyo naging greedy ka kahit konti, wala siya nagrarally, di ba? So yun yung nakakatawa ka nung parang nangyayari sa atin ngayon for NZD Can. So, siguro may mga traders tayo or sa community natin na tama lang yung entry, na sa key levels ang pumapasok. Pero meron din tayo mga traders na pumapasok level 1 pa lang kasi gusto nilang i-squeeze nga yung market for whatever it is. Since pinag-uusapan na rin naman natin yung EBITDA. So, nakita ko dito na relax and okay lang. Still in the majority, but there are like mga 20% from 50 boats kinakabahan na. The good thing about it is, what I realized, pag medyo may learning na or napagdaanan na or even may proper foundation na, wala na masyadong grabe yung drawdown. Tama. Diba? Tama. So, yun yung gusto natin i-dig down further. May mga tanong ka for that, bro? Oo. Ito na nga. Sabi ko nga, dahil nandito na rin tayo sa may NZD ka. Diba? So, most of our traders, siguro dun sa na hindi pa kinakabahan, pero dun sa mga, i-touch muna natin yung mga kinakabahan tsaka hindi na sigurado, they probably feel emotional already. Okay. And they don't see objectively how they're going to manage the trades. Yeah. Especially for those na bago pa lang. Correct. So how do you manage high drawdown or sabihin natin kasi nagsimula sa wrong lot size progression. Mm-hmm. How do you manage that? Siguro, I'll base it from experience. What are usually first reaction is, magde-deposit na lang ako. Diba? Dragon pay. Yan yung usually reaction natin eh. Madali, magde-deposit na ako. So I can absorb the drawdown. But, you will come a point na it's not actually the ultimate solution. Bakit? What if sobrang laki na nilagay mo, tapos that deposit would really hurt your savings, hurt your whatever, financial capability already? Tama. Magde-deposit ka pa ba? Ay, may uncertainty, makakatibi ka ba? Tama. Diba? So, hindi mo alam. You'll never know. So, depositing is a normal reaction but it's not the optimal decision. Ganda yun. Diba? So, meaning, having a large number of capital or depositing more capital would not really solve the problem. Tama. Diba? So, from that point of perspective, so how do you now provide solution? Yes. Bago ka palang nagbato ng lot size na gagamitin mo, dapat alam mo na yung outcome. Tama. Kung magde-deposit ka man, dapat may certain limits hanggang saan lang. So, hindi siya totally, yun lang yung solution. It will start from this trade onwards. What is my ending? If matalo, if mag-drawdown, if I need to put more, ready ba ako? Tama. Kasi nakikita mo lang yung maliit na part na kaya ko naman mag-deposit more, kaya ko naman maglagay ng malaking lot size, kaya absorb. Pero pag umabot ka na doon, iba na. So dapat doon pa lang determine ka na. Kaya nga meron tayong drawdown calculator. Very good. Meron tayong profit calculator. Yes. Kasi alam mo na eh, pag naglagay ka ng one lot at sinunod-sunod yung mga lot, magsusnowball. Oh, snowball talaga yun. Oo, magsusnowball. So meaning, hindi rin optimal na sobrang mataas yung win rate mo. Okay. Kasi win rate, it means, mataas ang win rate mo at first, pero pwede ka pa rin tamaan nung probability na kung ano yung percentage na naiwan dun. Yes. Tama. So, dapat kasama siya sa equation mo. Ikaw, what's your take on that? Bago sa point ko, I'll just ask a subsequent question dun. So, that is managing your trades. Pero how do you handle the emotions? Actually, emotional ka na dyan. Pagdating sa ganyan, di ba? Pwede mong sabihin na parang, oo, nagkamali ako. It's easy actually to cut loss. Correct. But, it's harder to recover.
from yes, the cutoffs, di ba? Yes, kasi totoo. Traumatic, magiging traumatic experience okay, yun. Tama. Ayoko na mag-trade. So, how do you manage the emotions? Okay, tingnan natin sa point doon na nandun ka na. Okay. Nandun ka na. Sabihin natin, picture it out. Nagdo-drawdown na ako. Yung emotion pala na yun, hindi ko pala kaya mawala. Pero pinilit ko sarili ko. Is that the picture? Parang ganun, oo. Di ba? Hmm. Hindi ko kaya mawala tong amount na to. Pero nandun na ako. It's that the question natin, di ba? First and foremost, una, huwag ka nang umabot sa ganun. Okay. Kasi hindi mo nga maalam kung anong magiging feeling mo. Akala mo, kaya mo, pero hindi mo pala kaya. Nagmamarunong ka, akala mo, kaya mo. Kasi taas ang win rate mo. Tapos account mo, 4 months lang. So, ibig sabihin, wala ka pa talagang experience. Hindi mo pa na-experience na challenge na ganun. So, huwag mo munang paabuti. So, meaning, bago ka pa umabot sa ganun, dapat, natanong mo na yan sa sama na dumaan doon. Okay. That's good. Diba? That's good. Para alam mo na kagad, hindi ko pala kaya. Now, sabihin natin, nandun ka na talaga. Second step is accept mo na. Okay. From this day forward, hindi na ako magde-deposit. Hindi na ako muna magdadagdag. But I will learn from this. Okay. Meaning, it's part of your experience. What matters, what will you do after? Mahirap nga mag-recover, yes. Pero doon papasok yung perseverance mo. Tama. Diba? 99% of people who quit fails. But the 1% survive moves forward. Saan ka doon sa percentage na yun? Mm. Diba? That's actually a good ano. Kasi it also reflects doon sa recent na post mo about you trying to compute kung kaya mo against nandun ka na mismo sa situation na yun, diba? Iba yung impact. Yeah. So, it's really hard for you to experience that. But if you are actually in that scenario, it will be a good experience for you to learn from kasi alam mo na kung ano yung mga hindi mo dapat gawin talaga correct, to start with. Correct. Kasi meron naman talaga tayong it's part of our human nature na magiging greedy. At some point. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. And then, to add to that, you have this win streak mentality. Win streak, puro Superman. Panalo. Superman syndrome. Oh. Puro panalo. Yeah. Kaya ko laki yan to eh. Diba? So, ganun yung nangyayari nga talaga sa atin. Emotionally, hindi natin alam. Yun palang mga win streak na yun. Naaapektuhan na tayo. And then, the negative emotions comes in when the drawdown na nandiyan na yung drawdown sunod the losses strong lot size progression ayoko nang pumasok wala na because you're trading out of fear na diba? And worse ba you're gonna even prospect your strategy yun ang pinakamalapit magda-doubt ka sisihin ko na lahat pwede sarili ko na naglagay ng wrong lot size naglagay ng kung ano-anong trade correct, in between diba? So, or even the pair itself yes. So, bakit kasi ganito si ano, si AUD, bakit kasi ganito si AGD, yeah, di ba? Hindi siya. Ganun nga talaga. It's a matter of how execute your trading correct. Plan. If you have a trading plan. And that's why it's important. Na tinuturo nga natin sa community natin na before you do anything else, bago mo ilagay yung same shadow or yung shadow mo, computein mo na. We have that DD calculator for free. Yeah. For everyone, di ba? Totoo. Yeah. Gamitin nyo. Because it's better to prepare yourselves. Now, it's another thing na nag-compute ako, hindi mo sinunod, tapos naipit ka pa. Ayun, that's another thing. That's like another issue you have to deal with. Di ba? So, yun yung sinasabi mo kanina na parang, bakit ka maglalagay ng ganong lot size? Hindi mo pala kaya. Yeah. Kasi mo, Dragon Pay. So, mali yun. Hindi siya sustainable na strategy. Yes, correct. Para sa akin kasi, since nung galing na ako doon, how do I manage? I try to keep objective about it, pero yung unang basis ko siyang na encounter, stunned ako, bro. Stunned talaga ako, bro. Alam mo ito, tumawag ako kasi, diba? Tumawag ako kasi, bro, sabi mo, pabayaan mo na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Yeah. Inisip ko mag-hedging, pero wala naman akong alam sa hedging. Yeah, mamaya, yeah. Mas matagal ako makalabas. Ending, masunog lang din ako. Yeah. So, parang prinolong ko lang yung agony. Yeah, correct. So, ngayon, parang ang na-figure out ko is, or from what I saw, what I learned from Al Abaw, you, sa mga magagaling natin ng mga traders, they do a lot of other trades from other pairs that has higher volatility. Just to try to break even or cut loss yung mga early positions na mali yung progression. Pwede kasing gawin yun. Kasi equity, pag sobrang... Pwede natin i-add doon.
they have that kind of skill to do that. Yeah, oh, maganda rin 'yan. Kasi hindi mo naman pwedeng magawa strategy kung wala ka naman proper foundation. Pwede kang maipit, pero okay. Para sa akin, I was fortunate enough na nagawa ko na siya the second time around na nangyari sa akin yun because I was a graduate of masterclass. Mm-hmm. Yeah. Very, very helpful kasi yung masterclass natin. Kung wala yun, hindi ko rin alam paano ko magsiset up eh. Kasi aasa lang ako kay Isa, aasa lang ako sa Shadow. Correct. Diba? Wala rin. Ganun din, diba? Wala ka rin progression. Wala rin ako progression. So, nung time na yun, ang ginagawa ko, I was looking for NASDAQ trades, gold trades, A-plus setups, A-plus entries, so that I could manage that. Yeah. Diba? So, after that, nakakapag-cutloss ako ng mga early positions na mali yung progressions. Yeah. Doon binawi mo? Binabawi ko doon. So, nababanage ko. Nababreak even. Pero, okay. Nababanage ko na ngayon yung drawdown ko na nababawasan siya. Correct. So, that's how I manage it. Technically, technically. Pero, emotionally, I really talk to someone. Sa'yo, ikaw. Accountability. Accountability partner. Natawagan kita. This is what I did. Medyo nagkamali ako. And also talk to my girlfriend. Kasi kahit wala siyang alam, for sure, may makaka-relate dito sa mga nag-trade. Girlfriend, boyfriend, asawa. Na hindi nag-trade. Hindi correct. Oo. Puro trade na lang yung pinag-uusapan natin. Agree. Especially, di ba? Parang, they're there to actually listen. But they don't really understand where you're coming from. Pero the fact that they're actually listening and you are able to vent it up can actually clear that emotion. Actually, yun din eh. Digin natin dyan. Yung ina-unload mo siya to someone else. Minsan nga, ikaw nang nalala-provide ng sagot sa sarili mo. Oo. Kasi naiintindihan mo na. Ito yung ginawa ko, Dapat siguro ito gagawin ko. Pati ko pa ginagawa. Binaverbalize mo na. Diba? Yeah. Tama. And it actually helps. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon sa community natin, you really have to like find that, not really a partner, but somebody that you can talk to, open correct. Up. Kasi it really helps emotionally, mentally. You get clear, a conscious answer na this is what you need to do, this is what you need to improve on. And we're always here for you, for everyone naman sa community correct, natin. Kaya, yun ang take ko dun sa pagiging, pagmamanage ng drawdown, emotionally and technically. Ikaw, may ano ka ba? So, yun. So, if ibabalik nga natin, nandun ka lang sa scenario na yun, babalik din kasi how good you are. Kung wala ka pa talagang foundation at wala ka pa talagang alam, it's an experience talaga. Yeah. Pero kung marunong ka pa, it's a certain level na magpo-progress ka. Magpo-progress in two ways. Natalo ka, nanalo ka. Nanalo ka, anong ginawa mo na dapat di mo na ulitin. Very good. Maganda yung analysis. Natalo ka na may improve yung how do you decide on certain conditions. Diba? So, meron siyang both. Pero babalik siya, how good you are, how prepared you are. Di ba? How prepared you are. So, in your case, naging experience mo talaga siya. Na nag-progress ka in a way. Yes. Pero it doesn't stop there na hindi na mahuulit sa'yo yun. Oo, that's diba? True. That's true. Pero... Kasi syempre, hindi naman... One year pa lang ako. This end of May. So, hindi mo rin talaga masasabi na magiging pare-parehas yung experience. Oo, correct. Pero yung naipit, lahat yan, halos lahat ng tao ma-experience yan. Correct. And how you get out of it, as you've said, 99% of the people who quit really fail. Oo. If you are, when you hit that rock bottom, and then you feel na parang wala ka ng tapos nag-quit ka, wala talaga. That becomes a failure. Yeah. But, if you're that part of that 1%, seek guidance. Kasi yun eh. When you seek guidance talaga, when you seek help. Yeah. Daming. Actually, dyan yung gagaling yung ibang business. For example, let's go to prof. Kaya nga sila tatayo ng prof. Kasi they understand the statistics that 90% of new traders lose on their first year. Then, 10% only progress. Kaya nag-prof firm sila. By what? Mag-enroll ka ng to take the challenge. How tapos yung 90% na yon na natatalo, pinababayad ko sa 10%. Kaya sila nalulugi ngayon, I'm sure, kasi wala nang bagong pumapasok. Okay. Na natatalo ng 90%. Diba? Kaya yung iba nagsasara. Gumaling so you need to recruit more. Kasi alam nilang kayang matalo yung 90%. So that's why our goal is to put there on the 10%, which is coming from trades, not from demo accounts. Di ba? Kasi nagpo-progress nga, pero maganda siya, nagawin mo siya from your real money kasi you have control over it. Actually, mas mahirap i-trade yung
mas madaling i-trade yung pera mo kaysa trade ng pera ng iba. Oh, emotionally din eh. Emotionally, iba rin yun. Oo, iba rin siya. Mentally, yung impact nun sa'yo, di ba? Yes, tama? Yes. Mas maraming ka matututunan kung ang tinitrade mo sarili mong pera. Kasi doon ka magkakamali. Hmm. Di ba? Mas magiging magaling ka more kung tinitrade mo totoong pera kaysa pera ng iba. Kasi doon sa pera ng iba, mas mag-iingat ka. Oo, mag-iingat ka, pero wala mo siya experience kasi minsan mo na ititrade. Hmm. Di ba? Pero pag pera mo, matatalo ka, you move from there. Diba? Mas marami kang experience na ma-accumulate. Mm. May risky ka doon. May mas kumbaga parang risk ka na iti-take kaysa sa pera ng iba. Yun yung isang kumbaga in a way psychologically mas mahirap i-trade talaga yung pera ng iba. Pero the point is mas marami ka, mas gagaling ka kung pera mo mismo. Tama. Yun yung